O yun yun, ha? Panoorin nyo ito. Papakita ko sa inyo. Kasi ganito ang nangyari noong weekend. Okay? Ito weekend tong report na ito. Mamaya ako papakita yung nangyari ngayong araw na to. Weekend muna tayo. Para ipakita ko lang sa inyo kung anong biryat kapalpakan nangyari dyan sa Maynila. Ang swerte nga niya eh. Bakit? Kasi weekend lumabas to eh. Yung mga tao, Father's Day pa. O, eto, panoorin nyo. Okay, pasok! Nagkagulo na po ang ilang residente dahil sa singitan sa pila sa ilang vaccination sites sa Maynila ngayong araw. Nakalimutan na rin ang physical distancing sa dami ng gustong magpabakuna. Nakalimutan na rin ang physical distancing. Tandaan niyo yan ha, kasi mamaya ipagtatanggol ni Mayor Isko yan eh. Okay, ipagtatanggol yan ni Mayor Isko. Pero antayin niyo muna ha, ito muna yung una. So, nagkagulo na. Nawala na yung physical distancing o social distancing. O, panoorin nyo. Tiniyak naman ng National Task Force Against COVID-19 na madaragdagan pa ang supply ng bakuna sa mga darating na buwan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nagkagulo kaninang tanghali ang ilang residente sa Santa Ana Elementary School na isang vaccination site sa Maynila. Kita nyo yun, meron pang hindi nakamas na. Ha? At sabi daw ni Mayor Isko, mamaya may mga supposedly dapat daw tanod o official na naandyan na nagbabantay. Ayon sa ilang pumila, may ilan daw kasing sumingit sa pila sa pagbabakuna. Nakapasok sa pangalawang gate ng eskwelahan para makalusot ang mga sumingit umano sa pila. Nagpapasok sila kahit wala sa pila. Ayan na, galit na si ate. Nakakalimutan na yung face mask, di ba? Kanina pa, alas 12 na umaglong, pinakasasabi nila wala ng gamot. Paglilinaw ni Dr. Julius Manalad ng Manila Health Department, meron kasing mga residente na mas maagang pumila at nang makakuha ng number, ay umalis muna at bumalik na lamang sa mga vaccination site. Sa vaccination site naman sa Francisco Benitez Elementary School sa... So hindi lang sa isang lugar yun, ha? Meron pa dito, Problema rin ang kawalan ng social distancing sa pila. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nagdatingan na ang mga tao. At sa isang punto, umabot sa halos 300 metro ang haba ng pila. Grabe, 300 metro ha? Konti na lang, kalating kilometro na. Hindi magkanda-ugaga ang MPD SWAT team sa pagpapaalala sa social distancing. Ang ilang senior citizen, nagtsaga rin sa pila kahit mainit. Nasa 1,000 doses. May mga senior pa, hindi malang binigyan ng special lane ng mga senior. Good problem ba yan, Mayor Isko? Saya, di ba? Saya? Lang ang nakalaan sa naturang paaralan, pati sa 21 pang ibang vaccination site sa lungsod. Samantala, pumirma ang Pilipinas sa pinakamalaki. So yun ang first balita. Ito naman pangalawang balita na nangyari. Update ito kahapon. Ngayong araw na ito, ito naman ang balita. Panoorin nyo. Wala nang magulo at mahabang pila sa mga COVID-19 vaccination sites sa Manila kanina. Sinimula na kasi ngayong araw na ng no walk-in policy ng LGU. Ang kaso, kumonti ang mga pumipila para magpabakuna. Nasa frontline ng balita ngayon si Romel Lopez. Kahapon lang ganito ang eksena sa ilang COVID-19 vaccination site sa Maynila. Tingnan nyo, sa Emilio Jacinto Elementary School. Nakita nyo yun, may mga wala pang mask ha? Sa Tondo, nereklamo ang magulo at mahabang pila sa gitna ng first come first serve na sistema. Halos ginugol na nga namin ito yung isang araw namin eh. Para lang matapos eh, biruin mo. Hindi nga kami nagkasakit sa COVID, nagkasakit kami sa init. Ngayong araw, malayo ang sitwasyon mula sa mga nakita natin nitong mga nagdaang linggo. Balik appointment system ang Manila LGU. Walang mahabang pila, wala nang siksikan, wala na kasi ang walk-in. At ang mababakunahan lang yung mga nakatanggap ng text message kung saan at ang petsa kung kailan babakunahan. Si Florencio, pinakita lang ang kanyang appointment message at wala pang 20 minuto naturokan agad ng kanyang first dose. I think it's better and it's convenient, especially... Kala ko baba, sorry. Ayan, tingnan nyo ha, eto ha, Isko Moreno, hindi po ako ang nagsasalita. Ha? Galit na galit to kasi ang dating ha, hindi ko sinasabing galit sa akin ha, pero ang dating parang... Iba ang dating, kesyo nagagalit na parang binabatikos lang, parang ganun eh, di ba? I don't think so. Mayor Isko, hindi po ako nagsasalita. Ako po ay bumabase lamang sa mga news na nakikita ko. Ito, mismong mga tao na nagsasabi, ngayon it's better.
Oh, di ba? Those have a job, and of course, those really receive a text message from Manila COVAX. Because before, of course, even receive a text message, but it's first come, first serve. So kahit nakapila ka na doon, they will tell you, ah, it's cut off na, sorry. But now it's better compared before. I think it's more systematic. Isa nga sa pinakadinadayong vaccination site dito sa District 6 sa lungsod ng Maynila, itong Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology. Grabe, ang haba ng pangalan mo. Eulogio Rodriguez. Grabe yung eskwelahan niya na. Pero sige, go lang. Pero ngayon, pasado alas 10 na ng umaga, mapapansin nyo, napakarami pang mga bakanting upuan na hindi nangyayari dun sa mga dati nilang bakunahan. Hindi rin nalalayo ang bilang ng mga nagpabakuna sa mga mall. Sa apat na sites na may tig 2,500 allotted doses ngayong araw, pinakamarami na ang 313 na nagpabakuna sa SM San Lazaro. Habang 170 naman ang naiturok na shot sa Lucky Chinatown Mall. Matatanda ang bagong appointment system na nindigan ng Manila LGU sa open policy para mas maraming mabakunahan. Sa programang Ted Filon at DJ Chachi. Sabi nito, Banat Bay, may pangako ka na kapag inayos ang pag-vaccine, papalakpakan natin. Yes, yes. Pero wait, hindi pa tapos. Relax ka lang. Darating tayo dyan. Alam mo naman tayo, pair tayo dito eh. Ayos na ito, di ba? Pero may konting problema. Binago uli sa kalagitnaan. Yun ang problema ko. Okay na sana eh. Ayos na eh. Okay na. Sabi ko, wow, buti naman. Buti naman, finally nakinig. Pero may iba eh, may iba. Ano, pakinggan ninyo, ha? Sa Radyo 5, sinabi ni Mayor Isko Moreno na dahil daw sa mga reklamo at aberya, kaya nila binago ang sistema pero naninindigan pa rin silang mas epektibo ang first come first serve policy. Today, just to listen to some of the complaints because may setback yung ganung policy ko, no? May pila po yun. Eh, kaya lamang, this is democracy. We wanted to listen as many as possible sa lahat ng ating mga kababayan. Ang ngayon natupad natin yung no walk-in. Because we have proven it in the past na talagang palpak itong scheduling system. It will never bring us any good. It only bring us beautiful, nice video or nice footages dahil maganda, maayos. Tingnan mo na lang yung reasoning niya. Dahil daw sa picture, maganda, video, yung maayos yung scheduling. Pero hindi, parang ang dating, hindi naman talaga totoong maayos. Okay? Mamaya, lalawakan pa natin yan. Easy lang, ha? This will not bring us anywhere. This will not bring us anywhere. Ibig sabihin, hindi daw mababakunahan ng ganong kadami. Yan ang pinaka-reasoning nila eh. Pag walk-in, o pagpila-pila, o yung sino mauna, mas marami daw sila mababakunahan. Pasado alas 4 ng hapon kanina, sumugod si Mayor Isko sa vaccination site sa Robinson's Place, Manila. At dahil nakita rin niyang hindi epektibo ang no walk-in policy, pinayagan niyang... Tingnan mo yan, ha? Paano magsusuot ng mask yung mga constituent mo kung ikaw magaganyan ka? Okay? I understand. Baka bakunado ka na kaya malakas ang loob mo. Pero sir, Mayor Isko, tama ma ba ako? Mali. Na pagka ikaw nabakunahan, it doesn't mean hindi ka tatamaan. Okay? Ang totoo, pag ikaw nabakunahan, actually, it's more dangerous. Bakit? You could be confident and yet you could be a carrier. Ano ibig sabihin? Pag nabakunahan ka kasi, hindi ka na ma... Pag tinamaan ka, which is tatamaan ka pa rin pag binakunahan ka, ha? Pero hindi ka na masyadong magkakaroon ng simptomas. Ibig sabihin, slight na lang ang tama sa'yo. Hindi na moderate at definitely hindi ka ma-ICU. Yan ang sinasabi ng mga doktor pag nabakunahan ka. The tendency is, since wala ka nararamdaman, confident ka na wala ka. But, it doesn't mean na hindi ka carrier. Kaya dapat, mas careful ka pa nga pag nabakunahan ka. Kasi you wouldn't know if you are positive or negative. So ibig sabihin po nun, huwag mong tatanggalin pa rin yung mask mo dahil you could be a carrier at yung mga hindi pa nabakunahan, which is sila, mga kausap mo, hindi pa nabakunahan yan eh. Pag sila tinamaan, malala pa yan. Even if mabakunahan sila the same day. Bakit? Kailan pa i-effect yun? Sa second pa, di ba? Kung meron mang effect yan sa first shot, medyo minimal. And after a week and 2 weeks pa. Tama, mali. Di ba?
Ito, doktor o mga nagsasabi nito. Alam ko yan eh, kasi yan talaga yung aking ano eh, aking inaral nung nabakunahan ako. Ay, nabakunahan ako. Nung bago ako mababakunahan, bago ako bakunahan, eh kailangan, one, inaral ko na dapat mag, ang tawag doon? Mag, swab. Sisiguraduhin ko munang wala ako. Okay? I mean, wala akong COVID, ganyan-ganyan. Tapos, sisiguraduhin ko munang 2 weeks muna na hindi ako masyadong makikisalamuha sa tao. Di ba? Kasi nga, pwedeng, alam mo yun, pwede pa rin akong tamaan. And after that 2 weeks, iniisip ko, dapat hindi ka pa rin confident. Huwag ka pa rin magkaroon ng confidence. Bakit? Delikado ho. No wonder, sabi ko nga, bakit ganyan ang attitude ng mga taga-Maynila? Kung ultimo nga mayor ninyo, humaharap sa inyo ng walang mask. Hey, correct me if I'm wrong, ha? Mali ba ako? Kasi kung yung mayor ninyo hindi humaharap sa inyo ng walang mask, abay, delicate. Sabi nga nila, ang mayor ang ama ng lungsod. So yung ama na yan, ang gawin niyan minsan, ay nagmumukha ng ano, tama pagka ginawa niya, di ba? So sana lang, pakiusap lang natin ngayon, Mayor Isko, next time po, pag-aharap po kayo sa tao, pwede po, wag po niyong tatanggalin yung mask niyo. Yun lang naman, no, ha? Huwag kang nagagalit, Mayor Isko, ako'y nagre-react lang. Hindi ko ito ginawang picture na ito, hindi ko ginawa itong video na ito. Hindi ko, sa akin galing yan, ha? Sa News 5 yan, oh. Actually, galing pa nga sa inyo yan, sa courtesy of Isko Moreno Domagoso, oh. Magpabakuna ang mga nakapila roon at iba pang vaccination sites sa lungsod kahit walang prior appointment. Nagbabalita mula sa frontline, Romy Lopez, News 5. Okay, so ganito ang ginawa. Sa madaling salita, pinatupad daw nila yung no walk-in policy. Tama, mali. Okay, dahil napuna. Sabi niya, ang packaging niya, ako'y nakikinig sa taong bayan. Ako'y nakikinig sa mga ganyan, oh. Di sige, nakinig daw siya. Para patunayang walang tama siya at konti lang ang magpupunta. Parang ganon eh. Okay, mamaya pa-play natin yan. Pero, sabi ko nga, uy, parang okay. Kung medyo mahina ang pag-iisip mo, parang ang dati nga nun, may point si Mayor Isko ah. May point siya, oh, tingnan mo nung nawala na yung walk-in. Oh, wala na lang nagbababakuna. O, di ba? Parang ganun ang dating eh. So, tama, tama. Tama si Mayor Isko. Sandali. Kung isipin mo, may mali. Ano? Sandali, inayos nyo ba muna yung scheduling? Kailan kayo nag-decide na wala ng walk-in? Balita nung weekend, nagkagulo. Nag-announce kayo na wala ng walk-in siguro pagitan ng isang araw? Ilan ba talaga yung na-text ninyo at na-schedule nyo that day? Yun ang tanong ko eh. Di ba? Pangalawa, ilan yung na-schedule nyo? Pangalawa, ano ilan yung extra na in-schedule nyo that day? Kasi yung ibang mga lugar, ganun ang ginagawa. Merong nabakuna, merong mga naka-schedule. Alam ko bakit to, yung mga girls ko na naka-schedule yun. Pero meron siya sa kanila mga kasama nila, nagbaka sakaling walk-in. Pwede ho yun. O, di ba? Pipila ka. Pero may mga ano yun, may mga supposedly schedule na rin sila. Nakuha ninyo. Ibig sabihin, kinabukasan, may schedule sila, pero pwede na silang mag-standby the day before. May ganun eh. Okay? Ibig sabihin, may backup. Kung sakasakaling hindi pupunta yung mga na-schedule, pupunta na ngayon yung mga hindi naka-schedule, na pa-schedule pa lang mga susunod na araw. Para hindi mababakante. Ganun ang ginagawa sa ibang mga city. Eh, ang nangyari dito, ang dating, nung naka-schedule daw, walang dumating. Ang tanong, one, eto, tanong ko lang naman, eto ah, totoo bang maraming naka-schedule that day? Baka mamaya, sinadya lang. Baka lang ha, I'm not sure. Baka sinadyang wala talagang in-schedule that day para makita, oh, tingnan nyo, hindi effective yung schedule. Alam nyo yun? I mean, eto lang ha. You have to question everything. Huwag tayong tanggap ng tanggap sa sinasabi ng mga politiko natin. Diba? I mean, eto. Ulitin ko ha. I am not saying ganun ang ginawa ninyo. But I can question you
na baka namang ganun ang ginawa. Kaya tuloy walang nagpunta. Oh, to prove na ano, effective ang kanya-kanyang punta. Wag nga ako, please. May jutak po ako. Hindi ako yung basta-basta na ano, ha? Oh, pangalawa, pangatlo. Ito na lang eh. Kailan yung ini-schedule? Ini-schedule nyo one day before? Eh paano kung may trabaho yun? Paano magpapaalam yun sa kanilang trabaho? Oh, alam naman natin ano yung ini-schedule ngayon mga worker. Hindi naman nun yung basta-basta makakapag-decide kaagad na sabihin nila sa boss nila, "Boss, meron kaming boxing bukas!" Siyempre yung boss maghahanap pa ng kapalit nila. Tama, mali. So ibig sabihin, there is no preparation kung one day lang ang sasabihin. Kasi nung kinabok, nung weekend walk-in, ano pa eh, mga pila-pila pa eh. Tapos isang araw mo lang aabisuhan at, "Oh, mamaya, punta na kayo." The base, tinext. Hindi, yun lang naman tanong ko ha. Kailan nyo ba tinext yan? Para makapag-ready yung mga tao na pumunta doon. Eh paano kung ano? Kung may trabaho yan at hindi sila nakapaalam. Oh, sige nga oh. Wag ako. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako yung kung kayo, madali kayo magpaloko. Sorry ha, wag ko kayo magagalit. Kung kayo madali magpaloko at nadaanin kayo sa ngiti. Hindi, kasi wala naman talagang ano eh. Wala akong ano. Ito, if ever ha, walang biro ito. Kung talagang meron na karisma at karisma sa mga politiko, eh si Mayor Scumpi, nakanapakarami. Isang ngiti lang yan eh. Tagwapo. Oh, pag okay na, kahit pumila kami, nangitian mo na kami. Oh, di, totoo naman talaga, grabe ang karisma niyan. Walang biro, talagang pag nag-smile yan, wow, ang gwapo. Yaming-yami ang datingan eh, di ba? Oh, eh talaga naman. Kaya lang ang tanong dyan eh, ano to, hanggang pag ganito, paulit-ulit na lang ba tayong ganito? Na nadadaan lang tayo sa ngiti, tapos okay na ang lahat? Hindi, di ba? Ano, okay na yung ganun? Nagaganta tayo sa tikas ng tayo? Huwag na huwag tayong ganyan. Sa akin lang naman po, Mayor Isko. Ha? Okay na yung ginawa na walk-in, hindi walang walk-in. Sana, ganito na lang ang ginawa mo, Mayor Isko. Eto, huwag ka magagalit, ha? Sana ho, eh, medyo in-improve nyo yung scheduling. Kasi, imagine this, eh. Ah, alam ko bakit to. Kasi oh, yung mga sabi ko nga sa inyo, marami akong kakilala. Oh, ito na lang to be frank, yung mga girls ko, talagang sabi ko sa kanila, "Hoy, magparehistro na kayo, ayusin niyo na 'yan." At marami sa kanila ang aayos na yung mga schedule, nabakunahan na, okay na, 'di ba? Ibig sabihin, sabi ko nga eh, bakit yung mga city na yun maayos, organisado yung scheduling? Tinanong ko sa kanila, marami bang tao? Sakto lang. Mabilis pa kayong ginawa. Oo, mas matagal pa yung ano, yung pag-aantay. Ay, ano yun? Yung recovery, ang tawag doon yung observation. Pag mabilis silang bakunahan, yung observation daw mga 15 to 30 minutes. Yung observe kung titirik yung mata mo. Joke lang ha. Ibig sabihin, yun lang yung tumagal. At the same time, maayos. Maraming nagpabakbakuna daw. At hindi pila. At naka-schedule lahat. Bakit doon pwede mangyari yun? Bakit sa Maynila hindi kayang gawin yun? Coralie Benson, maraming salamat. Papansin lang yan si Mayor Isko. Sabi ni Coralie yan ha, Benson. Correct ka, correct ka dyan. Hindi. Kasi ang sa akin ito eh, ha? If you are a good leader, okay? If you are a good leader, you have a problem. The problem is hindi effective yung scheduling, sabi mo. Sabi mo ha, hindi based sa akin. At dahil konti lang ang nagpapabakuna, tama mali, 'di ba? Eh ang goal mo, sabi mo. Ang goal mo ay dumami ang magpabakuna, tama mali. Oh. Kaya lang tumalong ka na kaagad doon sa kaya gusto namin madaming magpabakuna. So puta na lang kayo dito. Ganon. Anong problema ang lalabas doon? Social distancing. Wala nang nakamas. Kawawa mga senior. Pila lahat sila. Mula umaga, ulit sila. Ilang araw silang absent. Ang daming problema. Diba? Tama, mali. Oh. Eh kung ganito na lang ang ginawa mo,
palpakang scheduling, konti lang nagpapaschedule, ayaw mag, yung mga pumupunta, nagka-cancel ka mo, hindi umaattend. Bakit hindi mo gawa ng paraan yun? Bakit hindi mo gawa ng paraan na merong naka-back up na mga group? Sa madaling salita, oh, Group A, ito yung mga schedule nyo. Pak, 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 pak. Oh. Tapos ito, magte-text kayo ngayon sa mga taong ano. Ito pong text namin na ito ay tinetext namin para mag-standby po kayo. You have a chance na mabakunahan pag hindi po dumating yung mga na naka-schedule. Pwede nyong sabihin yun eh. Kasi ito ah, isipin mo. Come to think of this, logic lang Mayor Isko. Kung yung mga pumila na wala silang chance sa mabakunahan ng malaki, bakit? Ang haba na ng pila, na kailang araw na silang pumipila eh. Hindi na sila babakunahan eh. Ilang beses na silang pumila dyan. Kung nagtsaga silang pumila ng walang schedule, sa tingin mo hindi sila magtsatsaga mag-pumila kung sinabi mong standby ka dyan o waitlist ka? Mayor naman! Isip lang po! Yun yung di ba? Oh, anong halimbawa ko dyan? Sa aeroplano, tama mali, may mga ganyan, waitlist. Oh, yung mga gusto talagang bumiyahe, oh, sasabihin sa inyo nung waitlist ho kayo ha. So, nasa sa inyo po kung gusto ninyong tumambay at magantay na may mga hindi umaattend, hindi pumupunta, sumasakay. Kung yun nga may pumipili, dyan pa kaya? Napaka-ilang beses nyo nang sinabing maraming hindi pumupunta sa schedule. Ilang beses ko narinig yan, yung totoo. Ilang beses nyo sinabi yan na maraming hindi pumupunta sa schedule. Oh, ilang beses yan, di ba? Eh kung sinabi ninyong dahil sa maraming hindi pumupunta sa schedule, gumawa tayo ng waitlist. Ito yung mga waitlist. Kasama ka doon, tinext mo yun, kunwari sa isang tao. So, mga 200 na waitlist. O sabi mo ng 500 na waitlist. Oh. At least, o yun, chance passenger ang tawag doon. Tama. Oh. Yung sa aeroplano, kung sinabi mong itong 500 na ito, hindi ka nila sisisihin. Bakit? Sinabi mo na eh, waitlist lang kayo. So may chance ang hindi kayo maturukan. Pero sinabi mo na. Tama, mali. O, di ba? Pero at the same time, kung yung mga hindi nga naka-waitlist, yung mga nakabilad sa araw, pumipila, paano pa kaya pag sinabihan silang waitlisted sila? Pambihira naman yan. Mayor Isko, ang tawag doon, common sense. Oh. Hindi lang po, yung totoo po, common sense po ang tawag doon. Madali lang ho yun. Nabibili ho sa palengke ho yun. Oh, di ba? Yun lang naman ho sa akin eh. Oh. Yung issue sa Maynila parang issue lang sa BTS. Huwag naman ganun, dinadami nyo yung K-pop. Magagalit na naman yun eh. Ay nako. Eto ha, eto. Panoorin nyo ito ha. Ulungin niya kasi yung bawat barangay chairman. Actually, alam mo, Gomer Belmonte, ikaw na lang kaya maging mayor dyan. Mas may common sense. Sorry ha. Itong si Jomer Belmonte, yung nag-comment, may common sense din eh. Hindi kasi tama nga naman, pupulungin mo yung barangay. Oh, sa barangay mo, ilan ang sigurado dyan na pupunta? Oh, eto, ewan ko ba? Napakasimple ho talaga. I mean, if eto na nga lang sa akin eh. If you cannot organize this, how can you run the country? Answer me. Pagka hindi, hindi na ayos. Kunwari, scheduling ng, halimbawa lang, scheduling ng passport. Hindi umaattend, hindi pumupunta. Oh, wait, isa lang tayo uli! Ay, ano lang tayo lahat? Walk-in na lang, walk-in! Kasi walang pumupunta. Ang bihirang problema yan. Huwag ko kayo nagagalit, ha, yung mga tao ni Mayor Isko, ha? Ito'y suggestion lang naman. Kung ayaw ninyo makinig, edi wag. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ito lang ang point ko. Simpleng problema, hindi nyo masolusyonan. At ang solusyon, tanggalin na scheduling, magpuntahan na lang kayo lahat. Is that a solution? Ay, wow. Sabi ko nga nung naano ko dun, wow. Iyon na yung solusyon niya. Ito,